Mga Lodi, malaki ba talagang naging factor? Factor ba talaga yung pagkatalo ni the Filipino Flash Donaire nung unang laban nila, yung tinatawag natin na gloves? Ano ang opinion nyo dyan? Ano po sa tingin nyo dyan? Kasi yung po ang laging sinasabi na kaya daw natalo because of the gloves na ginamit. Okay, ito yung tanong ng TV, yung Silver Lining TV. Malaki ba ang factor ng pagkatalo ni Donaire sa unang laban dahil sa gloves? Come on, TV. Teka, parehas naman yung timbang ng gloves. Parehas naman yung timbang. Pareho. Ayan lang din ako na lang. Parehas yun. Pareho daw. Ang ano lang doon is yung brand. Halimbawa, sanay si Donaire sa Everlast. Ang binigay sa kanila, dahil nasa Japan kayo, ako ang A-side, magsuot tayo ng winning gloves na makapal yung body. Pero parehas lang ang timbang ng sir, ha? Parehas lang. Pero yung parehas ang timbang. Parehas, yung brand parehas din ba? Parehas din ba? Parehas, winning ang ginamit. Pero ang sanay si Donaire is yung Everlast. Everlast, ayun yung dinadahilan niya. Yung pero, kasi yung dinadahilan na narinig ko. Hindi pwedeng magdahilan si Donaire doon dahil nga siya yung nasa B-side. A-side si so, kailangan. Okay. Kailangan. Kasama yun sa boxing eh. Kasama yun sa boxing. Kung ganun eh. Hindi ano, ako mag-aambas yun eh. Kung ano, kung ayaw mo talaga noon, dapat hindi ka pumayag, hindi ka umano, hindi ka na lumaban, di ba? Eh syempre, gusto niya rin lumaban ni Donaire kay Inoue. Kaya, eh siya ang B-side. Susunod lang talaga siya. Oo nga. Oh, pero ang siguro ang logic doon is, paano kung yung gamit ni Donaire is yung gamit niya talaga sa mga normal na laban? Sa Amerika, Everlast, di ba? Paano kung ganun? Ganun ang gamit ni Donaire. Ano kaya ang factor ang nangyari? Ano nga kalabasan? Ano? Ikaw, kaibigan nga Silver Lining TV, tingin mo, factor ba yung padding na yun sa lakas ng isang boksingero? Kung ang pareho lang ang timbang niya at parehas lang ang gumamit, I think, sa akin opinion at real talk din, hindi rin eh. Kasi kung parehas lang yun, kay Inoue nga eh, ganun din pala. I think, hindi eh, sa akin, hindi factor yun eh. Kumbaga, ang naging factor lang talaga, in my opinion, in observation ng first fight nila, ay talagang kinulang ang ating kababayan. Kasi gusto pa niya sana eh, kaya lang kinapos na. Naalala ko sino ba yun? Yung naglabang itong si Loma at saka si Lopez. Naalala niyo yun? Kung kailang huli na, doon nagbigay ng mga volume of punching, ay wala na, huli na. So, kaya natalo siya ni tinatawag nating Lopez. I think yung gloves, sa aking opinion, ay hindi factor doon sa pagkatalo, mga Lodi. Ikaw, Kamao TV. Sa akin din, hindi factor yun kung parehas naman ng timbang. Kasi meron kasing minsan nangyayaring event na, kunyari, mga ganyan, may in-event. Yung A-side, yung katulad yung nangyari kay De La Hoya pati kay Mayweather. Si De La Hoya kasi ang A-side naman muna yun. Si, ang request ng A-side, sinexport nila ng 14-ounce gloves si Mayweather. Si yan naman, si De La Hoya, 8-ounce gloves. I see. Natuloy yung laban na yun. Siyempre, B-side si Mayweather ang time na yun. Kaya nung sabi, di ba, umabot sa split decision yata yung laban nila pero panalo si Mayweather. Sabi nga niya, yun, tutusin niya, unanimous pa nga dapat sa bigat ng gloves ko talaga, sinabi ni Mayweather na gano'n. Siyempre, wala siya magagawa. Utos ng A-side. Utos ng A-side. Kaya yun. Pero pag parehas naman yung timbang, walang issue para sa akin. Walang issue. Okay. Yung masama lang doon, pag iba yung timbang. Kunyari yun. Yun. Oo. Pero ginagamit na yung parehas na hindi timbang na gloves pagka overweight yung isa. Nangyari yata yun kasi nung nag-weigh in si De La Hoya at si Mayweather, overweight yata si Mayweather eh. Nung time na yun, overweight yata si Mayweather. Marquez yun, brother? Marquez yun. Hindi, meron din kay Marquez. Pero kaya no, kay Mayweather, yung kay De La Hoya, kay Mayweather, confirm yun. Parang overweight yata si Mayweather nung kaya, 14 ounce yata yung pinagsuot sa kanya. Ang bigat nun ha. Pero, brother, ito ha, para sa akin na mas maganda siguro kung total ikalawang pagkaharap naman yan, bigyan ng pagkakataon kung saan komportable yung boksingero, total gloves din naman yan eh, di ba? Kung anong siguro, gusto ko naging big deal lang yun kasi nga hindi naman yung kalimitan ginagamit ni Donaire talaga eh, di ba? So sa akin kasi nung laban ni Pacquiao tsaka Morales, talagang walang factor dyan. Kung talagang warrior kayo, yes naman makakatagpo eh. Yun lang yun na siguro yung reklamo ng tao na kung talagang
Warrior, yung pag mindset ni Inoue kasi tingin ko hindi nakatulad nung dati na ano, mindset ng mga sila Morales, Marquez, Barrera. Yung kasi nahaluan ng negosyo at the same time protection, di ba? Ano at saka ito lang kita ko yan yung ginamit yata nilang gloves, Japanese ano yata brand yata yan, no? Japanese brand. Diba? So, oh. Si Inoue. Ano at saka ano pa? Ano yata yung sa drama inside tama yata, may parang nag-sponsor din yata yung ano yan, yung brand na yan. Yeah, si Chef Mike nila. Ano, gloves niyo yung gagamitin niyo ha. Wala ano, walang ibang gloves para sneakat yung gloves nila. Pa ano, talagang negosyo. Baka negosyo dati. Pero konnichiwa ata eh. Pangit, brother. Pagka nahahaluan ng business eh. Ang gusto kasi ng tao parang namimiss ko yung laban ni Pacquiao, Morales, Barrera. So, oo, ngayon kasi yung war talaga, no? Oo, ang ngayon kasi parang binibaby yung mga boksingero. Ako A-side ha, dapat ito ko, ako susunod. Di ba? Ganun na makalimitan eh. Pero ang gusto ng tao kasi, yung talagang legit na gusto manood ng boxing is yung talagang bakbaka na walang pilipili, crossbone, walang kondisyones. Total, nangyayari naman yung mga kondisyones na yan sa mga promoter naman eh. Promoter. Lalo ka, Frank, brother.